Paano ba? 8 tips para swertehin sa buhay. Shout out to June Francis Domingo, Ronel Barte, Pamela Alpiche, and Lima Serrano. For topic requests and shout out requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Tip number 1. Huwag kang matakot. Sa buhay, kung gusto mong swertehin, kinakailangan mong maging matapang. Yung tipong wala kang inaatrasan. Laban lang ng laban. Hindi ka natatakot na subukan ng mga bagay-bagay dahil dito ka maaaring matuto. Yung pakiramdam na kahit madapa ay ipagpapasalamat mo pa rin dahil may natutunan ka. Tandaan, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, kinakailangan mong sumugal upang manalo ka at swertehin. Kinakailangan mo rin ikonsidera na may mga isasakripisyo ka rin upang manalo ka. Sabi nga nila, there are more chances of winning if you play. Kasi kung kunyari, hindi ka naman tumataya sa loto, eh hindi ka talaga mananalo. Pero kung mas marami kang loto ticket na bibilhin, mas tataas ang tsansa mong swertehin at manalo ng maski konti. Consistency is also key. So, maski sa hindi sa loto, di ba? Kung gusto mong makakuha ng magandang trabaho, swertehin sa larangan ng iyong karera, kailangan mas marami kang applyan. At kailangan apply ka lang ng apply hanggang sa makuha mo ang trabahong gusto mo. Andito rin ang law of attraction. Kapag takot ka, ang ma-attract mo sa buhay mo ay yung mga senaryo na ikinatatakot mo. Pero kung you're stepping out in faith, kumbaga nananalig ka sa sarili mo, sa kakayahan mo, at sa tulong ng Diyos at Poong may kapal, eh ang ma-attract mo ay yung mga bagay na talagang inaasam mo. Kaya tip number 1, huwag kang matakot. Sabi nga nila, fortune favors the brave. Tip number 2, matutong mag-ipon ng pera. Upang swertehan sa buhay, kinakailangan mo rin ang paminsan-minsan pag-iipon. Hindi dapat puro palabas ang pera. Kinakailangan mo rin magtabi upang kapag nangailangan ka, ay may makukuha o madudukot ka. Ika nga nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Kapag nakaipon ka na, maaari kang magbukas ng isang negosyo. At kapag swinerte ka rito, maaaring lumago pa ito. Sa buhay, upang swertehin ka ay kinakailangan rin ng sipag at syaga. Hindi naman lalapit sa iyong swerte kahit ano pa ang gawin mo. Kinakailangan mo pa rin ng kaunting effort at pagkilos upang mangyari ang mga gusto mong mangyari. Tip number 2, matutong mag-ipon ng pera. Tip number 3, maging positibong tao. Upang swertehin sa buhay o pumasok ang magagandang sa atin, kinakailangan din nating matutong maging positibo sa buhay. Gawin nating maaliwalas ang ating aura at huwag mag-isip-isip ng kung ano-anong negatibo. Kung palagi ka nag-iisip ng negatibo, palaging iritado at galit, hindi ka papasukin ng swerte. Yung tipong tamad na tamad kang gumawa ng mga bagay-bagay. Sabi nga nila, normal naman ang panghinaan ng loob. Kung minsan ay maiisip mong sumuko, ngunit kung talagang positibo ka sa buhay, gagawa ka ng paraan para bumangon at magsumikap upang magtagumpay. Tip number 3, maging positibong tao. Tip number 4, maging open o bukas ang iyong isipan. Kung talagang gusto mong swertehin sa buhay, kung minsan kinakailangan mo ring maging bukas. Yung tipong papapasukin mo ang mga magagandang pangitain sa buhay mo. Hindi yung kung ano lang ang meron mo ngayon, yun lang ang iniisip mo. Kumbaga, open ka pa sa biyayang ibibigay sa iyo ng universe. Maging open ka sa mga inaalok sa iyong trabaho, negosyo, o maging opinyon ng ibang tao. Makinig ka sa ibang tao dahil marami kang mapupulot na aral mula sa kanila. Tandaan, upang maging maganda ang iyong buhay, kinakailangan mo ring ikonsidera ang opinyon ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga taong nakamit ang mga pinapangarap mo. Maging bukas ka sa mga payo nila sa iyo dahil maaaring tama sila. May reason kung bakit sila naging successful, kaya
matutong makinig at isabuhay ang mga payo nila. Tip number 4, maging open. Before we continue with tip numbers 5 to 8, find what you are looking for. Nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Maniwala ka sa magic ng buhay. Walang kasiguraduhan sa buhay dahil ika nga nila, ang buhay ng tao ay isang malaking sugal. Maaari kang matalo, ngunit maaari ka ring manalo. Totoo namang wala talagang sigurado sa buhay. Hindi natin hawak ang sitwasyon, kung kaya't ang kailangan lang natin ay ang maniwala. Magtiwala na balang araw ay makakamtan din natin ang swerteng para sa atin. Tandaan, ang buhay ay parang gulong. Maaaring ngayon ay nahihirapan ka. Sa umpisa ay may isip mo ng sumuko. Pero kung magsusumikap ka pa, maaari mo ring makamtan ang mga pangarap mo. Maaaring bukas ay nasa ibabaw ka naman. Tip number 5, maniwala ka sa magic ng buhay at huwag mawawala ng pag-asa. Tip number 6, mag-focus ka sa isang bagay. Upang swertehin ka sa buhay, kailangan mo ring limitahan ang iyong sarili. Mag-focus ka sa isang bagay o sa iyong partikular na layunin. Kung talagang gusto mong maramdaman ang swerte, kinakailangan mong mag-focus o bigyan ng atensyon ang pangarap mo na gustong matupad. Yung pinaglalaanan mo talaga ng oras. Hindi ka basta-basta nadidistract. Hindi rin paiba-iba ang iyong mga naiisip. Dapat ay malinaw sa iyo kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Tip number 6, mag-focus ka sa isang bagay. Tip number 7, huwag basta-bastang susuko. Ang buhay ay isang malaking pagsubok. Mararanasan mong madapa, ngunit ang mahalaga ay kung makailang beses kang babangon upang magpatuloy. Yung kahit pakiramdam mo ay puro kamalasan na nangyayari sa'yo, hindi ka tumitigil hanggat makamtan mo na ang swerteng pinapangarap mo. Tandaan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang mga taong madaling sumuko ay hindi nagtatagumpay. Tip number 7, huwag na huwag basta-bastang sumusuko. Tip number 8, pagbutihin at magpursige. Ika nga nila, tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. Bago magtagumpay ang isang tao, marami muna siyang kailangang pagdaanan. Naranasan niya munang mahirapan dahil sabi nga nila, hirap muna bago ginhawa. Naranasan muna nilang madapa bago sila natuto. Upang swertehin sa buhay, kinakailangan mo rin mag-effort. Hindi naman kusang magbubunga ang isang puno. Kinakailangan mo itong taniman upang may anihin. Magpursige ka sapagkat balang araw ay magbubunga rin ang mga pagsisikap na ginagawa mo. Tip number 8, pagbutihin at magpursige sa buhay. Huwag na huwag basta-bastang susuko. Makukuha mo rin ang mga pangarap na inaasam-asam mo. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTok Pasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat, and see you in our future videos.